Hi, hello guys. Ngayon ang panoorin natin ang kung paano mapaganda ang ating mga sa tanim na sili. Ating panoorin ang mga tips ng planter. Tip number one, sabi ng taga-tanim, guys, kailangan ang tatamnan mo ay nakaumbok, mataas ang lupa para protection ito sa anumang tubig na darating. At ang ibabaw ay tatakpan ng mulching o plastic na takip at bubutas na lang at doon itatanim ang mga sili para hindi madaig ng damo darating ang araw. Mabuti na lang guys, wala lumihis ng daan si Egay. Pero ang galing ng mga magsasaka natin. Ayan, tingnan mo, nakabakting siya. Mayroon siyang tansi na nakalagay sa magkabila. Mayroong tulos na buho. Ayan, para matatag siya kahit dumating man ang bagyo, kung sakaling hindi maiwasan ay protektado ang mga pananim. At ito, nilagyan nga niya ng tansi crosswise, pahaba at saka pahalang, upang mayroong sandalan ang mga tanim na sili para matatag siya. Dumating man ang hangin ay mayroong kakapitan ang sili, ang puno ng sili, para hindi siya matumba at madisporma. Ating silipin ang kanyang gilid guys, upang makita natin ang kung paano niya masasapat ang puno ng sili. Ayan, isang dalawa pahaba na string at pahalang marami, at doon nakakapit ang mga puno ng sili. Kaya't mahanginan man ay hindi siya matitinag. Ganyan katapag ang diskarte. Ito guys, pang spray ng ano, para sa ng spray nito bro. Sa ano yan? Sa gamot sa sili. Gamot sa sili? Oo. Oh. Oo, para hindi kapangan ng insekto. Dapuan ng mga insekto. Oh. Oh, walang kasamang emperador yan, bro. Wala. Dahil dyan. Dahil dyan. Oh. Anong pangalan ng gamot na yan, bro? Bengkuseb. Bengkuseb. Oh. Tsaka wild kid. Waltig. Oh. Yan ang ginagamit. Lanit. Konting lanit. Konting punguran. At saka eto nga. Fungicide pala ito. Best. Fungicide. Besta blue. Besta blue. Yan guys. Parang mga sili ninyo hindi ubusin ng mga insekto na. Saka yung ano mo, yung natatanggal ng dahon. Ah, yung kinakain ng dahon. Hindi, nalalaglag. Ah, yung mga punggos. Punggos. Oh, saka yung paltos. Ito ang pang kontra sa anong tawag doon? Ito. Oh, pestia, pesticide. Wild kid. Oh, pesticide. Oh. Saka pungguran, yan. Do, lanit, pungguran, at saka besta blue. Ayan ang mga ginagamit nila. Yung ratio, siguro makikita sa takip yung kung ilang takal. Oo, ano? Takal. Kung ilang takal bawat isang ano. Ayan. So, kailangan meron din tayong ganito pala. Yung spray. Yamada spray. Baka galing lang sa Lazada yan? Norder sa Lazada? Hindi. Sa ano yan? Sa mga bilihan agri. Ng mga... Agri. Agri, oo. Oh, sa agri. Oh. Bilihan ng mga bono. Ano yan? 2,000 yan. Oo. Oh. Ayos pala. Sakit na paltos sa mga sili guys. Ito ang sakit na paltos ng mga sili, kaya ginagamitan ng Besta Blue, ng lanit at saka pungguran, para hindi sila magkaganyan, para makarami ng ibenta. Alam naman ang ano ng magsasaka guys, kailangan makabawi sa ginastos. Ayan ang pag-spray guys, ganyan.
Yun o. Ang gaganda ng mga bunga, no? Nakikita mo yung mga sili, oh. Oo. Oh. No, gaganda, oh. So, bawat ilang araw bago anihin yan? Kada 4 na araw. Kada 4 na araw, benta. Ako, naka 140 kilos kami, ano? Oo, 140 kilos daw, bawat ani. Dito lang sa siling pampaksiw lang yun, guys. O, iba yung sa Labuyo, yung tari, dun. So, kung 50 ang kilo, multiply mo lang dun sa 140 kilos. Eh, tag-isandaan ngayon. Ah, tag-isandaan ngayon, oo. So, kailangan makabawi sa gastos, guys. Alam mo naman ang gastos dito. Ayan, yung mulching, ito, plastic. Tapos yung lupa, kailangan yung buk mong ganyan, yung mataas siya. So, ganyan ang pag-spray, guys. Medyo mahihain itong nag-spray natin. Ayaw na niyang ano, gusto niya. Yung likod lang niya ang kukunan ko. Ang ano dito, guys, sabi ni Brother Rex, ito sili ngayon 140 per kilo, tapos ito 50. Pero may mga panahon na itong Labuyo, itong tari na tinatawag, ay humaabot ng 500 ang isang kilo nito. Kaya ano siya, parang sisaw, hindi mo alam kung alin ang magmamahal. Alam naman natin yung low of supply and demand. Kapag kukonti ang supply, nagmamahal yan. Pero kapag maraming supply, mura. Ganon ang ano, so laban ng mga magsasaka natin. Kaya kapag mahal siya, bawi-bawi sila. Kapag ano naman, mura, maraming supply, marami silang nagtanim na sabay-sabay. Sabay-sabay silang nagtanim. Ayun, ano lang, kahit lumabas lang yung gastos. Ganyan ang laban sa buhay natin, guys. Kailangan talaga ang sibag at tiyaga sa ganitong trabaho, guys. Bago ka makapag-produce ng magagandang produkto, ay kailangan ng iba yung diskarte mula sa pagtatanim, sa lugar, sa nakaumbok na lupa, sa insecticide, sa maraming bagay ang sinasaalang-alang para malaman, matutunan ang ganitong pag-produce ng magagandang produkto na sili na madadala sa market. At napakamahal ng beson, guys. Kapag nagkamali, sigurado malaki ang gastos. Kaya't siguradong dapat alamin ang gagawin bago ito gawin. Kasi it costs a lot. Pero sa mga sanay na kagaya nila, ayan, ating natunghayan na nakapag-produce nila ng magandang produkto. Kaya ulit-ulit na lang ginagawa, repetition na lang ang kanilang production. Nasa timing din kung kailan ichichempo na mahal ang bilihan, ang pagbenta, para kumita ng maayos. Salamat!